Napalunok si Nika nang makita kung sino ang lalaking papasok sa karinderya. Ang ultimate crush niyang si Rafael San Diego. Pasimpleng nag-ayos siya ng kanyang sarili. Hinawi niya ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Pagkatapos ay inipit niya ang mga iyon sa likod ng kanyang tenga. Si Rafael ang batang-batang may-ari ng San Diego Realty. Matatagpuan ang opisina niyon sa mataas na building na nakatayo sa malaking lote na katapat ng karinderya ng kanyang tiya Peli. Nahihiyaman siyang aminin, matagal na niyang pinapangarap na maging nobyo si Rafael. Subalit alam niyang hanggang ilusyon na lamang iyon. Isipin pa lang niya ang agwat ng kanilang buhay ay nawawala na siya ng pag-asang magustuhan siya nito. Friendly si Rafael. Sa katunayan, niningitian siya nito sa tuwing makikita siya. Kilala siya sa mukha pero hindi sa pangalan. Nagtatrabaho sa purchasing department ng San Diego Realty ang kaibigan niyang si Sarah, kaya marami siyang alam tungkol sa binata. Gaya niya, maraming babae raw ang nagpapantasya rito. Pero para sa kanya, sapat nang nakikita niya ito paminsan-minsan at parang abot kamay lamang niya ito, kahit ang totoo ay milya-milya ang agwat nila sa buhay. Hi! Nakingiting bati nito nang makalapit sa kanya. Mineral water nga, lumunok siya bago nagsalita. Malaki o maliit? Sir? Maliit lang, I'll just take my vitamins. Nakalimutan ko kasing inumin sa opisina. Wala pa akong tubig sa kotse. Tumalikod siya at kumuha ng bottled water sa refrigerator. Nanginginig ang isang kamay niya nang iabot niya iyon dito. Dalangin niyang sana ay huwag nitong mahalata na natetensyon siya. Magkano? Tanong nito. 10 pesos lang sir, sagot niya. Inabutan siya nito ng 100 peso bill. Kinuha niya iyon at sinuklian. Nang masagi ng kanyang kamay, ang malaking palad nito ay para siyang nakuryente. Tumango siya. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Baka mahalata nito ang pamumula ng mga iyon. Nang hindi agad ito umalis, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na tingnan ito. Matangkad at magandang lalaki ito. Moreno, parang palaging nakangiti ang mga mata nito na binagaya ng mga kapal na kilay. Prominente ang tangos ng ilong nito. Ang sabi pa ni Sarah, napaka-gentleman daw nito at napakababa ng loob. Napakadali raw lapitan nito. Sa tingin naman niya ay totoo iyon. Parang ang masarap itong magmahal at maging kaibigan. Binuksan na nito ang foil ng capsule at inilagay iyon sa bibig nito. Thank you, anito pagkatapos inumin ang gamot. You're welcome, sir. Kandautal na sagot niya. Ilang taon ka na? Bakit ho? Just answer my question. 22, sir. Tumango-tango ito. Sa inyo ba itong eatery? Sa tiya ko po. Ako lang ang nagmamanage. Tatlo na po ang branches nito. So ang ibig sabihin, tapos ka na ng kolehiyo? Hindi niya alam kung maiilang o matutuwa siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay kinausap siya nito ng matagal. Hindi po eh. High school graduate lang po ako, sagot niya. Kumunot ang noon nito. Bakit? Wala kasing ibang maaasahan ng tiyang ko. Pero talagang, bala ko hong makapagtapos ng pag-aaral. Tumango-tango uli ito. You have the same age as my sister. Talaga ho? Nakita niyang may gumuhit na lungkot sa mga mata nito. Yeah, kaya lang iniwanan niya kami. Ho? She died of leukemia 2 years ago. Nalungkot siya para dito. Instantly, gusto niyang haplusin ang mukha nito at aluin. Ha? I'm getting emotional. I'm sorry about that. Ganun talaga ako kapag napapag-usapan ng sister ko. Okay lang yun, sir. Naintindihan ko ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Totoo ang sinabi niya. Maliit pa lang siya nang namatay ang kanyang ina. Magpipitong taong gulang naman siya nang mamaya pa ang kanyang ama. Kaya nga kay Tia Pelis siya napatira. Natuto siyang makisama sa masungit na pinsan niyang si Joy. Thanks again, I'll go ahead. Paalam na ni Rafael. Sige sir, ingat.
at ngumiti ito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay sa kotse. Paalis na ba ang Prince Charming mo? Napalingon siya kay Yeye, kababata niya at servidora nila. Hindi niya napansing pinagmamasdan pala siya nito. Hindi niya inililihim dito at kay Sara ang nararamdaman niya para kay Rafael. Umupo ito sa stool sa harap ng cash register. Okay siya, no? Kahit mayaman at may-ari ng isang malaking kumpanya, pumapasok siya sa ganitong itiri. Tapos nakipag-usap sa mga gaya nating ordinaryong tao. Ang sabi nga ni Sara, kahit mayaman si Rafael, down to earth pa rin daw siyang tao. Kahit nga raw janitor kinakausap niya. At talaga namang updated ka sa mga chika, ha? Mabait talaga siya, Yeye. Ano naman ang pinag-usapan niyo? Ang sabi niya, kasing edad ko raw yung sister niyang namatay. Naawa nga ako sa kanya kasi parang nalungkot siya nang sinabi niya iyon. Ah, baka kaya palagi siyang tumitingin dito kapag dumadaan siya sakay ng kanyang kotse. Tumitingin? Oo, madalas sa umaga kapag nagwawalis ako. Nakikita kong tumitingin siya rito sa loob ng karinderya. Parang sumisilip siya. Ibinababa pa nga niya ang bintana ng kanyang kotse. Hindi niya alam iyon. Talaga? Ngayon mo lang yata nabanggit. Naku, Nika, hindi kaya type ka ni Rafael San Diego? Nag-init ang kanyang mga pisngi sa sinabi nito. Pero agad niyang binaliwala iyon. Sira ka talaga. Sino naman ako para mataypan ng isang Rafael San Diego? Malay mo, bakit naman siya pupunta rito paminsan-minsan? Aber, candy lang naman ang binibilin niya. Pwede naman siyang mag-uto sa kahit kaninong tauhan niya. Baka gusto ka talaga niyang makita. Pumiksi siya. Tumigil ka nga, Yeye. Kinikilabutan ako sa pinagsasasabi mo. Sus, if I know, iniilusyon mo siya. Eh kung hindi ka ba naman baliw, alam mo na nga hanggang doon na lang ako. Tapos ngayon dinadagdagan mo pa ang ilusyon ko. Tumigil ka na nga. Ayaw mo nun, at least nakakausap mo siya at mabait pa siya sa'yo. Iyon na nga lang ang konsolasyon ko. Hay, alam mo bang sa dinami-dami ng naging crush ko noong teenager pa lang ako, ngayon lang ako nakaramdam ng matinding paghanga sa isang lalaki? Ang problema, hindi ka nag-iisa sa pag-iilusyon sa kanya. Alam ko, ang sabi nga ni Leia, halos lahat ng babae sa opisina nila may crush kay Sir Rafael. Kapag may party nga raw sa kanila, lahat ng gustong magpakuha ng litrato kasama si Rafael at lalong gustong makipagsayaw. Sayang, no? Kung tapos ka ng kolehiyo, pwede ka mag-apply sa kumpanya niya. Oo nga eh. Pangarap niya makapagtrabaho sa kumpanya ng mga San Diego. Pero mangyari lamang yata iyon kapag nakapagtapos siya. Sa ngayon, hindi pa niya magawang kulitin si Tia Peli para payagan na siya itong bumalik sa pag-aaral. Palagi itong nakikiusap na huwag niyang pababayaan ang pamamahala sa negosyo nito. Bago mamatay ang asawa nito na si Tio Cardo, kapatid ito ng kanyang ama, ay ipinapangako siya nito na magtatapos siya ng pag-aaral. Pero dahil nga high school pa lang siya, ay nasanay na siya sa gawain sa karinderya. Siya na ang inaasahan ni Tia Peli na tumulong dito, hanggang sa nilibang na siya sa pagtatrabaho. Ganun pa man ay hindi niya nakakalimutan ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kapag napapag-usapan sa bahay ang tungkol sa pagbabalik niya sa eskwelahan, labis na tumututol ang pinsan niyang si Joy. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang galit niya sa kanya mula nung tumira siya sa bahay ng mga ito. Palibhasa kasi ay masipag siya at ito ay hindi. Palagi itong napupuna at napapagalitan ng mga magulang nito, lalo na kapag bumabagsak ito sa klase. Dahil marahil doon, palaging kinukumpara sa kanya si Joy ng kanyang Tio Cardo. Sa exclusive school for girls, nag-aaral ng high school si Joy, samantalang siya ay sa public school lang. Pero palagi siyang inilalaban sa mga academic contest. Minsang sumali ito sa beauty contest sa kanilang lugar
nanalo naman ito bilang first runner-up. Pero hindi iyon ikinatuwa ni Tio Cardo. Ang dapat daw na ipinaghuhusay nito ay ang pag-aaral at hindi kung ano-anong beauty contest. Iyon marahil ang dahilan kung bakit sa halip na mapalapit ang loob sa kanya ng pinsan ay lalo pang nagalit ito sa kanya. Ang akala siguro nito ay inaagaw niya ang atensyon ng daddy nito, kaya lahat ng gawin nito ay parang kulang pa rin. Naging rebelde ito at siya ang higit na naapektuhan sa pagbabagong iyon ng ugali nito. Palagi siyang napagbabalingan nito ng galit. Inuunawa na lamang niya ito. Nakakahiya kay Tia Peli kapag pinatulan niya ang anak nito. Alam din niyang si Joy ang nagsusulsul sa ina para huwag siyang payagang mag-aral. Marahil nais nitong doon man lang ay mahigitan siya nito. Pero hindi siya papayag na hadlangan ito ang ambisyon niyang makatapos. Bago pumasok ang susunod na semestre ay kakausapin niya si Tia Peli. Kahit panggabing klase ay papasok siya. Siguro naman ay papayagan siya nito. Palagi nitong sinasabi na wala raw hilig sa negosyo ang anak nito, kaya siya na talaga ang mamamahala niyon kapag namatay ito. Parang ipinahihiwatig nito na huwag na lamang siyang magtapos. Total ay gamay na niya ang pagpapatakbo ng karinderya. Pero hindi siya makapapayag na hindi makatapos kahit 2 taon Pero hindi siya makakapayag na hindi makatapos kahit 2 taong kurso. Noong mga bata pa sila, natatandaan niya na palagi nag-aaway si Tio Cardo at Tia Peli dahil kay Joy. Kapag napapagalitan ni Tio Cardo si Joy, iniisip ni Tia Peli na siya ang kinakampihan ng kanyang tiyo. Pero nang magtagal, bumait na rin sa kanya si Tia Peli. Marahil ay dahil natanto nito na talagang malaki ang pakinabang nito sa kanya. Marahil din ay natatakot itong mawala sa poder nito. Kaya nga sa halip na mag-apply ng ibang trabaho, binigyan na lamang siya nito ng 3,000 pisong buwan ng sweldo. Malaki-laki na rin ang ipon niyang pera. Kaya nga malakas na ang loob nitong magkolehiyo. May magagamit na siyang pang tuition fee. Maghapong masigla ang kanyang pakiramdam dahil sa pagpunta ni Rafael sa karinderya. Umaasa siyang sana ay maging mas malapit pa sila sa isa't isa. Masyado na yata siyang umaasa, pero normal lang naman siguro ang makaramdam siya ng paghanga rito. Pinauna na ni Nika na umuwi ang mga kasamahan niya sa karinderya. Pati si Yeye na madalas niyang kasabay sa pag-uwi ay nauna na rin. Dadaan pa raw ito sa butika para bumili ng gamot ng kapatid nito. Hihintay niya si Tia Peli. Manggagaling ito sa isang karinderya nila sa palengke. Pagkatapos ay magkasabay na silang uuwi. Hindi siya natatakot na mag-isa sa karinderya. Katapat na katapat lang nila ang San Diego building. May nakatalagang gwardiya sa gate niyon. Kaya anuman ang mangyari sa kanya ay tiyak na may makakakita sa kanya. Sa di kalayuan ay meron ding police station. Marami na rin siyang kakilalang jeepney at tricycle driver. Kaya kampante siya may tutulong sa kanya kung sakaling may gumawa sa kanya ng masama. Nagpupuna siya ng mga hinugasang baso nang may marinig siyang katok sa pinto. Tumingin siya sa wall clock. 5:30 na. Katatawag lang ni Tia Peli. Ang sabi niya ay 6:30 pa ito darating. Naisip niyang baka tricycle driver o jeepney driver ang kumakatok. Baka bibili lang ng sigarilyo. Lumapit siya sa pinto. Agad na narigo doon ang kanyang puso na makita kung sino ang kumakatok. Si Rafael San Diego. Hi, bati nito sa kanya. Hello sir, may kailangan kayo? I'm sorry kung naistorbo kita. Magbabaka sakali lang ako. Ang sabi ng guard, may tao pa raw dito kaya kumatok ako. Ano ho ang kailangan nyo? You'll find me crazy perhaps. Kasi nakita ko kanina na may kinakaing bibingka ang sekretary kong si Jem.
Dito raw niya pinabili iyon. Bibingka ho? Opo, itatanong ko sana kung meron pa. Paborito kasi ng mama ko ang bibingkang galapong. May alam akong pwedeng bilhan iyon pero sa Cubao pa, malapit sa Farmers. Paano po yan, sir? Ubus na. Meron bang ganun bukas? O o-order ho ako kung gusto nyo. That's good. Sige, bigyan mo ako ng isang bilao. Isang bilao ho? Paborito ko rin kasi yon. Bibigyan ko na rin ang mga kasambahay ko para makakain sila. Sige, ipakuha nyo na lang ho bukas. I'll get it myself. Mga anong oras pwedeng puntahan? Mga alas 9 ho ng umaga. Okay. Anito at tinitigan siya. Lalo siyang kinabahan. Alam niyang walang ibang ibig sabihin ang titig na iyon nito, pero grabing kilabot ang ibinigay niyon sa kanya. Ano nga pala ang pangalan mo? Nakangiting tanong nito. Funny, ilang beses na kitang nakakausap pero hindi pa kita kilala sa pangalan. Nika po. Nika? Ulit nito. Alright, Nika. I'll drop by tomorrow at 9. Sige po. Tumawa ito. Pakiramdam ko, ang tanda ko na. Pinopopo mo pa kasi ako. Tawagin mo na lang akong Rafael. Pero, sir, hindi kita empleyado kaya huwag mo akong tawaging sir. Rafael na lang. Ikaw ang bahala. Ngumiti uli ito. Bye, Nika. Kapag kuwan ay paalam na nito. Bye, Rafael. Pag alis nito ay para siyang idinuduyan sa alapaap. Parang hihimatayin siya sa sobrang kaligayahan. Siguradong mahihirapan siyang makatulog mamayang gabi dahil sa pangyayaring iyon. Nasa bahay na ay para pa rin idinuduyan sa alapaap si Nika. Nanonood siya ng TV sa sala pero wala siyang pinapanood ang kanyang diwa. Masaya kayata, puna ni Joy sa kanya. Naupo ito sa single sopa, kaibayo ng inuupuan niyang mahabang sopa. Nilingon niya ito, nakataas ang isang kilay nito. Lagi naman akong masaya ah. Siguro may pinagpakyutan ka na naman. Wala, Joy. Nagpipindot ito ng keypad ng cellphone. If I know, ang mga gaya mong mahinhin kuno, maraming bahong itinatago sa katawan. Anong ibig mong sabihin? Maarte ka. Feeling Maria Clara, but deep inside, malandi naman. Diretsang sabi nito. Uminit ang kanyang ulo, pero pinigil niya ang pagsambulat ng kanyang galit. Sanay na siya sa kung ano-anong patutsada nito, pero minsan ay napipikon pa rin siya. Bakit mo naman nasabi yan? As if I don't know na kaya ka nag-i-enjoy sa pagtatrabaho sa karinderya sa tapat ng San Diego Building ay dahil maraming gwapong empleyado na kumakain doon. Joy, ginaya nito ang sabi niya. Joy, ay nako. Nika, pwede ba? Huwag ka kasing maarte. Magpakatotoo ka. Akmang tatayo siya na magsalita uli ito. Oh, saan ka pupunta? Sa kwarto. Magpapahinga na ako. Maaga pa akong papasok sa karinderya bukas. Kung alam lang niyang pipikunin siya nito, hindi na sana siya nag-stay sa sala. Gusto lang kasi niyang malaman kung ano ang mangyayari sa mga teleserye para makasabay siya sa pakipagkwentuhan sa mga kasamahan niya sa karinderya. Pero kung ganong lumilipad ang kanyang isip dahil sa kakaisip kay Rafael at ngayon naman ay binulahaw siya ni Joy. Mukhang malabong maintindihan niya ang palabas. Narinig niya ang mahinang pag-ungol nito. Marahil ay naiinis ito na hindi naman siya napikon ito. Pagpasok sa kwarto ay saka uli siya nagmuni-muni. Binabalik-balikan niya sa isip ang pag-uusap nila ni Rafael. Magdadalawang taon na rin siyang lihim na humahanga rito. Sa loob ng panahong iyon ay nagkakasya na lang siya sa pagsunod sa tingin sa kotse nito kapag palabas iyon o papasok sa gate ng San Diego Reality. Minsan kapag sinuswerte na nakababa ang tinted na bintana ng kotse nito ay nasisilayan niya ang kagupuhan nito. Ilang beses na rin niyang nakita at nakuusap ito ng harapan pero napaka-casual na mga pagkakataong iyon. At bagaman, medyo nakangiti ito ay formal naman ang dating. Kanina, kakaiba ang sitwasyon. He was very warm.
Labis at tuwa ang idinulot niyon sa kanyang puso. She almost couldn't wait for tomorrow. Uy, ibang aura ngayon ah, puna ni Yeye kay Nika nang dumating ito sa karinderya at madatnan siya nito roon. Anong aura ang pinagsasabi mo? Wala lang, medyo naninibago lang ako sa'yo. Alam kong maganda ka, pero ibang iba ang dating mo ngayon. Mukhang in love na nga ang kaibigan ko ah. Don't tell me, si Rafael ang dahilan ng pinagkakaganyan mo. Tanong pa ni Yeye sa kanya. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ngumiti siya pero hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagpupuna sa counter. Siniko siya nito. Uy, nagkausap lang sila kahapon. Iba na ang itsura niya ngayon. Tudyo pa nito. Inirapan niya ito. Tumigil ka nga, Yeye. Para nagbihis lang ng konti, niloloko mo na ako. Alam kong maganda ka, pero mas maganda ka ngayon. Tinitingnan siya nito. At take note ha, nakalipstick ka pa ngayon. Masyado bang obvious? Aniyang biglang nag-alala. Kinagat pa niya ang ibabang labi. Sus, ang nipis nga eh. Halata lang dahil hindi naman ako sanay nakikitang nakalipstick ka. Eh naisipan ko lang. Naisipan o may dahilan? Sa bagay, tama yan. Baka nga pumunta uli rito si Rafael. Ganong kinausap kanya, baka magtuloy-tuloy na yon. Hindi na niya nagawang magkaila rito. Papunta naman talaga siya mamaya. Wow, talaga? Tila tuwang-tuwa sabi nito. Sinabi ko na nga ba eh. Pagkaalis nyo kagabi, nagpunta siya rito. Nanlaki ang mga mata nito. Ha? Anong sabi? Huwag kang masyadong excited. Pumunta lang yung tao kasi nakita raw niya sa kanyang sekretarya iyong bibingkang binili rito. Paborito raw ng mama niya ang bibingkang galapong kaya nag-order siya ng isang bilao. Naku, sigurado ako. Dahilan lang niya yon para mapalapit sa'yo. Huwag kang ang ganyan, Yeye. Ang dumi ng isip mo. O gusto mong pumusta? Hindi, tama na sa akin ang crush ko siya. Ayoko nang patuloy na mag-ilusyon dahil baka bangungutin ako sa gabi. Sus, kaya naman pala pagkaganda-ganda ng kaibigan ko ngayon. Pinandilatan uli niya ito. Heh, tumigil ka na. Pumunta ka na sa kusina at tulungan mo si Aling Panang sa paghihiwa ng mga gulay. Tatawag ako kay Aling Merced. Baka tanghaliin siya sa pagpapadeliver sa inorder kong bibingka. Pagkaalis na pagkaalis ni Rafael nang nagdaang gabi, ay tinawag na niya kay Aling Merced ang bibingkang order niya. Binilin pa nga niya ito na lalong sarapan ang luto nito. Nagbuga siya ng hangin na magtungo sa kusina si Yeye. Noon niya napatunayan na kapag in love ang isang tao, talagang hindi maipagkakaila ang nararamdaman. Kinabukasan, madalang pa ang customer sa karinderya nang dumating ang customer na pinakahihintay ni Nika. Nakangiti na si Rafael. Papalapit pa lang ito sa counter. Ang dibdib naman niya ay animo ay may nagsisipagtakbuhang mga daga sa sobrang lakas ng kaba. Bago ito tuluyang nakalapit sa kanya, ay nagawa pa niya makahugot ng malalim na hininga. Hi Nika, good morning. Bati nito sa kanya. Hello, good morning din. Ganting bati niya. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Lumunok siya para kahit papaano ay mabawasan ang tensyon na kanyang nararamdaman. Tumingin ito sa bilao ng countertop. Iyan na ba ang order ko? Tumango siya. Mukhang masarap talaga ah. Kinuha na nito ang bilao, sabay iniabot ang bayad. Hinihintay na ito ng mama ko at mga kasambahay namin. Ipinakuha mo na lang sana sa driver mo na abala ka patuloy. It's okay, malapit lang naman dito ang bahay namin. Mag-half-day kasi ang driver ko. Sasabayan kong kumain ng mama ko. Masarap ito sa hot chocolate. Ngumiti siya. Hindi niya maintindihan kung anong hiwaga ang nararamdaman niya sa napaka-casual na pag-uusap nila. It was as if he wanted to relate to her the smallest detail about his itinerary and it warmed her heart. Alam niyang malapit lang ang bahay nito roon pero hindi niya alam kung saan iyon matatagpuan. Nakarating na si Leia sa bahay nito. Minsang nagdaos ng pagtitipon doon at imbitado ang lahat ng empleyado ng San Diego Realty. Ayon sa kwento ng kanyang kaibigan, mansyon daw ang bahay ng mga San Diego.
Nakita niyang binati nito ang ilang trabahador sa kumpanya nito na papasok naman sa karinderya para magmeryenda. Nawala na rito ang atensyon niya. Nang sumunod na sandali ay abala na siya sa pagpipindot sa cash register dahil nagsunod-sunod na ang dating ng mga customers. Kahit pagod, hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagsapit ng alauna ay saka lamang dumalang ang mga kumakain. Noon lamang sila nakapananghalian ni Yeye. Sa pinakasulok na mesa sila pumwesto. Ang ibang kasamahan nila ay sa kusina na kumain. Nakita ko kanina kung gaano kayo magtitigan ni Sir Rafael ha. Tudyo nito sa kanya. Marumi talaga ang isip mo. Talaga namang ganun ako kung makipag-usap. Nakatingin sa mga mata. Pero ang totoo, hindi niya magawang makipagtitigan ng matagal kay Sir Rafael kapag nakikipag-usap sa rito. Para kasi siyang matutunaw. Amindado ako na crush ko si Rafael. Hindi na bago yon, di ba? Pero nakakahiya kapag may nakarinig sa'yo na nagtititigan kami. Sino naman ako para titigan niya? Isa ka lang namang magandang dalaga. Isang bulaklak na bumubukadkad na ang mga kagandahan. Natawa siya. Hay nako, Nika. Grabe ha. Napakaswerte mo kapag niligawan ka ni Sir Rafael. Muntik na siyang masamid sa sinabi nito. Sumisipsip pa man din siya ng soft drinks. Tumigil ka nga. Nakakahiya. Baka may makarinig sa'yo. Hindi malayong mangyari yon. Yeye, hindi pwedeng ikumpara ang tunay na buhay sa mga napapanood natin sa telenovela. Ano ka ba naman? Abay malay mo naman, mabaliktad ang sitwasyon sa'yo. Tumigil ka, mas ilusyonada ka pa pala kaysa sa akin. Samantalang ako, itong may crush kay Rafael. Basta lang, iba ang feeling ko. Parang nababibes ko na sa malaot, madali ay may magandang pagtitingin ng mamamagitan sa inyong dalawa. Natawa uli siya. Kailan ka pa natutong manghula? Hindi kaya totoo ang biro sa iyo ni Leia na maaaring may relasyon ka kay Madam Auring, lalo pa at kahawig mo siya. Ah, basta. Kapag nangyari ang sinabi mo, ang ibig sabihin lang, marunong talaga akong bumasa ng mangyayari sa hinaharap. Biro nito. Kapag nagkatotoo yon, sana naman, huwag mo akong kakalimutan kapag mayaman ka na. Huwag mo akong iiwan dito sa karinderyang ito. Magpatayo ka na lang ng malaking restaurant at kunin mo akong manager. Kaya lang, hindi naman ako tapos ng HRM. Pero kahit na, mag-aaral na lang ako. Ambisyosa. At least pabor sa iyo na inaambisyon ko. Pero ang bawat kadagang nagmula sa bibig nito ay tumimo sa kanyang puso. How she really wished everything would fall into place. Hindi nangyari ang iniisip ni Nika na magtutuloy-tuloy ang pakikipagkaibigan sa kanya ni Rafael. Magdadalawang linggo nang hindi niya nakikita ito. Nakontento na lang uli siya sa pagtingin sa malayo kapag dumaraan ang magagarang sasakyan nito. Sa malas, pati ang bintana ng kotse nito ay hindi man lang nito ibinababa kapag dumaraan sa tapat ng karinderya. Ayon kay Leia, masyado raw busy si Rafael dahil meron naman itong itatayong bagong negosyo. Nagtungo nga raw si Rafael sa Hong Kong para sa 2 days business summit, kaya siguro hindi niya nakita ng 2 araw ang sasakyan nito. Nalungkot tuloy siya. She was silently hoping he would come, pero nabigo siya. Madalas, gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili sa pag-iisip ng mga nakababaliw na bagay. Alam niyang hindi niya dapat iniisip si Rafael, pero hindi niya magawang baliwalain ang pagsingit nito sa kanyang gunita. Nagkaroon na siya ng mga crushes dati, ngunit iba ang naging pagtingin niya kay Rafael. Marahil, dahil iyon sa katotohanang taglay nito na ang katangiang hinahanap niya sa isang lalaki. Ganun pa man ay hindi siya maaaring basta magpatangay sa kanyang nararamdaman. Hindi niya ginustong umusbong ng ganoon ang pagtingin niya para dito. Siguro, nangyari iyon dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng maayos na love life. Iyon nga lamang, parang mali ang lalaking napili ng kanyang puso. Baka nga hindi man lang siya sumasagi sa isip ni Rafael. Totoong pag-ibig na kaya ang nararamdaman ni Nika para kay Rafael? O isang simpleng paghanga lamang? Pero bakit lagi niya itong hinahanap-hanap?
Ganon din kaya ang nararamdaman ni Rafael para sa kanya. Atin pong abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento.